po si Dr. Tito Rahanot tubong Santa Cruz at purong Marindukenyo ay nag-aanyayan na pakinggan at panoorin ang ating programang Doc Tito Rehano na tuwing araw ng Sabado alas 10 ng umaga sa radyo natin Santa Cruz 104.5 at Marinduque News Lucky 7 Channel 3. Doc Tito Rehano na. Ako po si Dr. Tito Rehano, tubong Santa Cruz at purong Marindukenyo ay nag-aanyayan na pakinggan at panoorin ang ating programang Doc Tito Rehano na tuwing araw ng Sabado alas 10 ng umaga sa radyo natin Santa Cruz 104.5 at Marinduque News Lucky 7 Channel 3. Doc Tito Rehano na. Ako po si Dr. Tito Rehano, tubong Santa Cruz at purong Marindukenyo ay nag-aanyayan na pakinggan at panoorin ang ating programang Doc Tito Rehano na tuwing araw ng Sabado alas 10 ng umaga sa radyo natin Santa Cruz 104.5 at Marinduque News Lucky 7 Channel 3. Doc Tito Rehano na. 45 minutong programa na sabayang mapapanood at mapapakinggan sa Health Tips at Public Service. Kaya makinig na dahil Lucky 7 Channel 3 dito sa programang Doc Tito Rehano na. Sa puso ko, oh, oh, oh. Dok Tito, dito sa puso ko, ikaw magbibigay ng kulay sa Marindukenyo, walang umaalalay kami. Sa'yo'y suportado man din, kahit isa ating puso't damdamin. Tayo, tayong magsimula nito. Tunay umamo pa yung serbisyo. O giliw kay saya, tanggal aming kaba kapag kapiling ka. Dok Tito, dito sa puso ko, pag-ibig niya'y para sa Marindukenyo. Huwag sanang mag-alala sinta, damdamin niya'y hindi na magbabago. Dok Tito, dito sa puso ko, serbisyo na'y dapat at totoo. Huwag sanang mag-alala sinta, Dok Tito ay para sa Marindukenyo. Dok Tito, dito sa puso ko, oh, oh, oh. Tayo, tayong magsimula nito. Tunay umamo pa yung serbisyo. O giliw kay saya, tanggal aming kaba kapag kapiling ka. Dok Tito, dito sa puso ko, pag-ibig niya'y para sa Marindukenyo. Huwag sanang mag-alala sinta, damdamin niya'y hindi na magbabago. Dok Tito, dito sa puso ko, serbisyo na'y dapat at totoo. Huwag sanang mag-alala sinta, Dok Tito ay para sa Marindukenyo. Sa
Salamat po muli kay Miss Joy Barcelona sa magandang pagkakaawit ng ating musical jingle. Salamat din po sa lahat ng mga nag-appreciate, lalo na sa mga bata dito sa Santa Cruz at Buac. At marami pong nagsasabi sa akin, memoryado na raw ng mga bata at kinakanta na at sinasayawan pa. Sabi nga ni sa akin sa Puras, kantahin mo daw naman Dok Tito ay yung jingle mo. Maraming salamat po din sa pag-appreciate niyan ng aking magandang jingle, sina Ma'am Mirna Vencamino, Ma'am Roselle Fernandez Tagle, at si Ma'am Yoli Iligado. Salamat po ng marami sa inyong lahat. Abay, ang bilis na po ng araw ngayon. Ano po, Pebrero na agad at First Friday po ngayon. Nakatapos na ang ating Chinese New Year. At ngayon, ayon sa Chinese calendar, ay ngayon daw po ay Year of the Water Tiger. Natatandaan ko, ako ay sa Chinese calendar ay Year of the Wood Sheep. Parang tahimik na ginanap ang pagdiriwang dito sa Santa Cruz. Nung mga nagdaang taon, nakikita natin may mga fireworks display, may mga paputok pa dito sa bayan ng Santa Cruz. Ang ginagawa ng ating mga kaibigang Filipino-Chinese Chamber. Pero dahil nga sa IATF Health Protocol at Alert Level 3 ang Marinduque, tahimik na pinagdiwang ang Chinese New Year. Parang ganun din sa Binondo sa Manila na alam nating sentro ng pagdiriwang ng ganitong pagdiriwang ng Chinese New Year. Nandito na naman po tayo sa ating programa para magkumustahan, magbalitaan, batian, kwentuhan at pagpapaliwanag sa ilang mga health issues na gusto ninyong talakayin. Kung may gusto po kayong topic na gusto ninyong linawin para maipaliwanag natin, mangyari lang po na sabihin sa atin ang suggestion ninyo na topic na ating i-discuss. Katulad po ng nasabi ko noon na sa umpisa ng ating programa, ay binabati ko muna unang-una sa lahat ang ating mga kagalang-galang na kapitan sa lalawigan ng Marinduque. Binabati ko po ang ABC President ng Buena Vista, ang Kapitan ng Bagtingon, si Kapitan Mario Francisco. Kumusta po kay Kapitan Wilson Favrero ng Libas Buena Vista, nang galing po tayo dyan, at kay Kapitan Restituto Pabalat ng Malbog. Dito naman po sa Tambangan, salamat po kay Kapitan Bernardo Pastoral at sa Barangay Sanggunian, lahat po ng taga-barangay Tambangan dyan sa Santa Cruz. Salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa akin. Ganun din po kay Kapitana Victoria Relano dyan po sa Mungpong. Nanggaling po tayo dyan nung Biyernes. Salamat po sa inyong mainit na pagtanggap. At syempre, hindi matatapos ang batian kung hindi ko babatiin ang aking kaibigan dyan sa Kasili, si Kapitan Jaime Rivlesa. Kumusta po ang mga taga-Kasili? Sa Puras po, Kapitana Chona Navarro at sa Tabige, si Kapitana Donna Miraflor. Salamat po sa inyong pagtanggap sa akin. At sa Pili Buac, si Kapitan Bernard Matining. At binabati ko na rin po ang si Kapitan Enrique Landig ng Balagasan, Kapitana Dolores Labog ng Mainit, Kapitan Jerry Makimot ng Katubugan sa Buac po yan, Kapitan Supremo Hornadal dyan sa Sayaw sa Mugpog, Kapitan Tomas Palma ang ating pong kamag-anak dyan sa Buangan, si Kapitan Jesse Peralta ng Nangka. Salamat po Kapitan Jesse Peralta sa inyong mainit din pagtanggap sa akin, kay Kapitan Sabino Rojo ng Malibago sa Torrijos at kay Kapitan Ronaldo Del Mundo ng Poblasyon Torrijos. At sa lahat po ng mga kapitanes na ginagalang at minamahal natin dito sa buong lalawigan ng Marinduque. Ganun din po ang ating mga sangguniang barangay, mga lupong tagapamayapa at mga officials natin, barangay secretary, barangay treasurer, sa ating pong sangguniang kabataan officials at mga kabataan na nakikinig ngayon. Ang ating pong minamahal na mga barangay health workers, BHW, kamusta po kayo? Siguro po ay hindi tayo masyadong busy ngayon kasi meron po ba tayong binabantayan na naka-isolate o naka-quarantine sa ating sityo?
Ang ating pong BNS, sabi nga po, ang kala nila, ang Barangay Nutrition Scholar ay basta tagapagtimbang lamang ng mga bata. Pero hindi po, ang BNS ay nangangaral din sa ating mga ina para ang kanilang mga anak ay hindi maging malnourished. Sa ating pong mga barangay tanod na nagmiminti na ng peace on order sa mga barangay, mga senior citizens, kumusta po kayo? Sana po ay yung maintenance ninyo ng high blood kasi meron po akong na mga pasyente, ang mga blood pressure ay 170, 120, 200 over 110. Sasabihin ako po naman, doktor, ay walang nararamdaman kaya hindi na ako umiinom ng gamot, ay pero yan po ay huwag ninyong baliwalain at medyo delikado po. Ang sabi nga po natin, ang alta presyon o hypertension ay tinatawag nating silent killer. Kaya maski po normal na ang blood pressure natin, kailangang mag-take pa rin tayo ng ating mga maintenance. Kumusta po ang ating mga tricycle driver dyan, ang mga toda natin, ang mga jeepney drivers, at sa inyo pong lahat, anuman ang ginagawa ninyo ngayon, magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Dahil sa panahon pa rin ngayon ng paiba-ibang panahon, sa gabi ay malamig at umuulan at biglang nainit, tapos naulan na naman, ay marami pa rin sa ating mga kababayan ang may ubo, sipon, makati ang lalamunan at lagnat at natatakot na masasabi nating baka COVID na naman yan. Pero kailangan po para safe tayo, kung sakali mang tayo may ganyan simptomas, medyo mag-quarantine na rin tayo. Huwag na rin tayong makisalamuha sa ating mga kapamilya o kabarangay. At mahirap na baka nga po positive tayo, tapos tayo ay nakisalamuha, ay makahawa pa tayo. Pero pagka ganung may masamang pakiramdam, talaga naman dapat ay magpahinga. Kaya magpahinga na lamang at uminom ng maraming tubig at huwag na munang makipag-usyoso at makisalamuha sa iba. Kung nung isang Biyernes po ay ang pinag-usapan natin ay tungkol sa chronic obstructive pulmonary disease or COPD katulad ng emphysema at chronic bronchitis, ngayong araw po ay gusto ko ay bumalik sa topic ng may ubo, lagnat at hirap ng paghinga pa rin, ang pneumonia. Kasi po ang pneumonia, karaniwan sa nakikita ko sa mga x-ray ngayon, mag-request ng x-ray mga pasyente, karaniwan ang findings ay pneumonia. Ang tanong ng mga pasyente, doktor, ako po ay may anong findings niyan? Yang gapoy ako'y ga-anim na buwang gamutan. Hindi po, ang pneumonia po ay hindi TB. Yung pong anim na buwang gamutan, yan po ay TB or tuberculosis pulmonary. Pero ang pneumonia po ay iba, hindi po yan yung anim na buwan na gamutan. Ano baga itong parating naririnig natin sa na pneumonia o pulmonya? Lalo't ngayon nagkaroon tayo ng pandemya, sinasabing ay namatay daw yun ay gawa sa kwan, sa pulmonya, sa pneumonia. So ano kaya ang ibig sabihin ng pneumonia? Ang pneumonia po o pulmonya ay tinatawag nating serious respiratory tract infection that causes inflammation of the tissues of the lungs. So pag sinabing serious, medyo grabe ang infection sa ating daanan ng hangin mula sa trachea pababa hanggang sa baga. Ang infection ay pinupuno ang air sac ng ating baga ng plema o nana na pumipigil sa oxygen na nakakaabot at nakakapunta sa ating dugo. So dito po sa pulmonya, yung pong meron po tayong mga tinatawag na alveolar sac, yung para pong mga maliliit na sako yan na may mga laman na oxygen na doon po nagkakaroon ng exchange ng gases sa alveolar sac. At ito po ay napupuno ng mga infectious fluid katulad nga po ng nana. Kaya medyo hindi natutuloy yung pagpunta ng oxygen papunta sa dugo kasi may humaharang, may nakabara. Ang ating baga ay apektado ng pulmonya sa dalawang klase. Depende sa kung anong bahagi nito ang pinuntirya ng causative agent. So anong ibig sabihin nito? Anong area ng ating baga ang apektado ng pulmonya? Meron po tayong tinatawag na lobar pneumonia. Kapag sinabi pong lobar pneumonia, yung buong lobe ng baga ay apektado. Pwedeng right or left lobe,
pwedeng upper lobe or lower lobe. Pag sinabi naman pong bronchopneumonia, naririnig natin parati yan sa mga bata. Sabi-sabi ng doktor ay ang anak ko raw ay may bronchopneumonia. So ito po yung bronchial pneumonia restricted to alveoli, yung may space na maliliit na may hangin o oxygen sa loob ng ating baga na konektado sa bronchi o airway na daanan ng oxygen. So ito po'y mas malalim dun sa parte ng baga, dun sa maliliit na nga po ang apektado niyan. Kaya ang sabi natin dyan, yan ay bronchial pneumonia o bronchopneumonia. Kaya po ang pulmonya ay pwedeng mild and serious o life-threatening condition. Ibig sabihin nito, ang pulmonya ay pwedeng after magka-pulmonya ka, hindi gaanong naka-epekto sa'yo o pwede rin namang delikado at dalhin ka sa ICU or itubo ka kasi medyo grabe yung pulmonya na tumama sa iyo. Nahawa tayo sa pamamagitan ng person-to-person via contact with respiratory secretion. So ito po'y nahahawa natin sa pag tayo ay may nakasalamuha na may pneumonia at talagang naging close contact tayo sa kanila. I-review nga po natin ang signs and symptoms ng pulmonya. Unang-una po ay ang ubo na pag tayo umubo ay may plema tayong dinadahak. Yung plema po natin pwedeng berde, greenish, pwedeng dilaw o pwede rin bloody mucus, yung may dugo na plema natin kung sakali mang tayo ay umuubo. Pagka tayo may berde o dilaw na plema, aba ay yan ay kailangan ay symptoms ng pneumonia na possibility ng bacterial infection. Ang isa rin pong symptoms ng pulmonya ay yung tayo ay may lagnat, pinapawis na maigi at parang giniginaw. So kung kayo may symptoms kayo ng may ubo, may plema kayong lumalabas na medyo green or yellow, tapos ay may lagnat, tapos ay inapawis, tapos ay parang inaginaw at parang inakapos ang paghinga, may shortness of breath at mabilis na paghinga, yung mabilis ang paghinga natin kasi nga po ay nahirapan na tayong huminga. At merong sharp and stabbing chest pain that gets worse when you breathe deeply or cough. So ibig sabihin, may sa parte ng ating likod o dibdib ay parang tayo inasaksak sa sakit dun sa parting yon, lalo na kung kita ay nahinga ng malalim o kung naubo. At pagka tayo nawawala ng ganang kumain, tapos parang hihina, madaling mapagod, yan ang karaniwang simptomas ng pneumonia. Kaya tingnan nga po ninyo, kung kayo medyo naubo na ngayon, na higit mga 3 araw, o obserbahan ninyo kung may ganyan pa kayong nararamdaman. Ang common cause po ng pneumonia, meron po tayong bacteria. Meron po tayong virus. Yung virus katulad po ng ating COVID pneumonia. Meron po tayong fungi, parasitic at chemical na cause ng pneumonia. Ngayon, paano naman po natin pangangalagaan ang ating sarili kung tayo ay may pulmonya? Halimbawa, sinabi sa atin ng doktor, ikaw ay may pulmonya. Ano ang pwedeng gawin? Yung home care management natin na gagawin natin sa ating bahay, kapag may kasama tayo sa bahay na may pulmonya, anong pwede nating i-advise sa kanila, sa mga halimbawa kapatid natin, nanay, tatay, lolo na may pneumonia at sinabi ng doktor base sa x-ray na rin na may pulmonya siya. Kailangan daw ay meron kang available na antipyretic o anti-fever preparation kung may lagnat. So meron kang panlagnat dyan, karaniwan paracetamol kung may lagnat. At try daw natin ang steam inhalation to relieve the nasal congestion and make the expulsion of mucus easier. Yung mag-steam inhalation na nag-suob, di ba kapag tayo ay ditong nagkaroon ng pandemya nitong lalo nung isang taon na ang dami nating sunod-sunod na kaso, tayo ay talagang halos ay magat hapon ay nag-suob ang inatawag natin o yung steam inhalation. Ito ay nakaka-relieve pala kung tayo ay napungot o barado ang ilong, nalabas yung plema din natin at yung mga plema sa baga ay naiilabas natin ng mas maigi kung kita ay nag-steam inhalation.
At syempre, pag tayo ay may pulmonya, kailan ay nakapahinga. Adequate rest is vital for full recovery and preventing relapse of the condition. Ibig sabihin, tayo may pulmonya, tayo nagatrabaho pa rin maigi, nagapakapagod pa rin, yung nasabi ng matatanda na baka mabainat ka. Kaya nabalik yung pulmonya. Kaya kung tayo may pulmonya, kailan magpahinga talaga tayo. At kumain ng tamang pagkain at yung tinatawag nating well-balanced diet. Kasi pagka kumakain tayo ng tama, mas mapabilis ang ating recovery at mas mapapadali tayong gumaling sa ating pulmonya. Alam naman natin, pag tayo kumakain ng mga masustansyang pagkain, yan ay nakaka-increase ng ating immune system. At saka uminom din tayo ng maraming tubig at fruit juice. Bakit kaya ang tubig ay kailangan pagka tayo ay may pulmonya, yung iba ayaw uminom ng tubig, konti lang uminom ng tubig. Kasi pag tayo iinom ng maraming tubig, kahit hindi lang may pulmonya, kahit tayo ay may ubo lamang o nasipon, kailangan pa rin na mainom kita ng maraming tubig. Kasi ang tubig ay nakaka-loose nung plema sa atin, baga. So, pag maraming tubig, mas madali tayong makapag-expectorate o makalabas nung plema. At ang isang sa importante ay magpabakuna tayo ng anti-pneumonia, yung anti-pneumococcal vaccine na alam ko dito sa atin sa mga RHU ay may libreng bakuna ng anti-pneumonia lalo't higit sa ating mga senior citizens. So iba po yung bakuna ng COVID vaccine, iba yung anti-pneumonia. Kasi sa COVID vaccine, ang iniiwasan natin lamang dito ay yung COVID na hindi tayo magka-COVID na pneumonia. Pero pag sinabi namang pneumococcal vaccine, yung binibigay ng libre ngayon sa health center, ayan po ay para sa lahat ng uri ng pneumonia, kay bacterial, kay anong klase ng pneumonia ay pwedeng madala dun sa ating anti-pneumonia. Kaya kung kayo po ay may anti-pneumonia, iba yun sa anti-COVID pneumonia, iba rin yun sa anti-flu vaccine. So mas maganda, ikumpleto na tayong magpabakuna. Sa paggamot naman, dapat sabihan ang may sakit na inumin ang mga prescribed na gamot ng ating mga doktor, lalo na ang antibiotic, at kompletuhin ang paggamot para hindi na bumalik ang pulmonya. Yung iba kasi, pagkaraan ng 5 araw ay hindi na mainom ng gamot at sasabihin maigi na ako doktor kaya tinigil ko na. Pero wag po, dapat yan ay tuloy-tuloy. Kung 7 araw o 10 araw ay dapat nating kompletuhin yung paggamot natin sa pneumonia. May dalawa po rin tayong tinatawag na pulmonya. Baka makarinig din kayo niyan. Pag sinabing hospital acquired o nosocomial pneumonia, ang ibig sabihin niyan kung tayo na-confine sa hospital, o di kaya ay tayo na-intubate doon o na-confine sa ICU, sa intensive care unit, ang yung ating pulmonya ay nakuha natin sa hospital. So yan yung hospital acquired pneumonia. Pag sinabi naman nating community-based or community-acquired pneumonia, nakuha sa school, sa pagtrabaho, sa ating sa gym, at ang karaniwang sanhi nito ay streptococcal pneumonia. So yan po yung ating ngayon na gusto kong ipaliwanag sa araw na ito, at sana po'y nagkaroon kayo ng kaunting kaalaman tungkol sa pneumonia para kung sakali man na meron kayong kamag-anak o nagpa-chest x-ray at ang readings, kita naman ninyo sa readings na pneumonia at sasabihin ng doktor na meron kang pneumonia, ay hindi na kayo magtataka na yan po baga ay yung 6 na buwan na gamutan. So hindi po yan yung 6 na buwan na gamutan, yung po ipara sa tuberculosis. So yan lang po muna sa ating first part ng Doc Tito Rehano Na, at magbabalik po ang Doc Tito Rehano Na after some reminders. Bilis eh, paring tuber. Duro pa nating adiskarga. Parang yung hina mo ngayon. Kumain ka na ga. Nagkapilang ako kanina sa bahay, paring Willie. Ay, makakain muna kita. Mahirap magtrabaho ng gutom. Ay, di mabalik kita ng bayan. Mabalik pa kita. Meron dyan ay, sa Matalaba, madadaanan natin. Sa may saan doon? Yan ay, sa tabing highway laang, maiigihan ka pa rin ng pagkain at yang sa sarap ng luto. Ba, ay ayos kong gawin. Anong pangalan nun? Yan ay Bangihan Food House yun.
Ang bagong restaurant ngayon, bukod sa masasarap na ulam, meron din silang short orders. Pagkatapos mong kumain, ma-order ka ng halo-halo. Mamaya, paglitira natin, gapaluto kita ng pulutan doon. Meron silang crispy pata, calamares, sisig, sisling chicken, sisling pusit, tempura, at chicharong bulaklak. Kung ano nga paluto natin mamaya sa Jan Ay. Bahala ka na pare. At available na rin sa Jan Ay Bangihan Food House ang bulaklak. Ako po si Dr. Tito Rahano, tubong Santa Cruz at purong Marinduqueño ay nag-aanyayan na pakinggan at panoorin ang ating programang Doc Tito Rahano na tuwing araw. Ng Sabado, alas 10 ng umaga sa radyo natin Santa Cruz 104.5 at Marinduque News Lucky 7 Channel 3. Doc Tito Rahano na. Ako po si Dr. Tito Rahano, tubong Santa Cruz at purong Marinduqueño ay nag-aanyayan na pakinggan at panoorin ang ating programang Doc Tito Rahano na tuwing araw ng Sabado, alas 10 ng umaga sa radyo natin Santa Cruz 104.5 at Marinduque News Lucky 7 Channel 3. Doc Tito Rahano na. Ako po si Dr. Tito Rahano, tubong Santa Cruz at purong Marinduqueño ay nag-aanyayan na pakinggan at panoorin ang ating programang Doc Tito Rahano na tuwing araw ng Sabado, alas 10 ng umaga sa radyo natin Santa Cruz 104.5 at Marinduque News Lucky 7 Channel 3. Doc Tito Rahano na. Ako po si Dr. Tito Rahano, tubong Santa Cruz at purong Marinduqueño ay nag-aanyayan na pakinggan at panoorin ang ating programang Doc Tito Rahano na tuwing araw ng Sabado, alas 10 ng umaga sa radyo natin Santa Cruz 104.5 at Marinduque News Lucky 7 Channel 3. Doc Tito Rahano na. Ako po si Dr. Tito Rahano, tubong Santa Cruz at purong Marinduqueño ay nag-aanyayan na pakinggan at panoorin ang ating programang Doc Tito Rahano na tuwing araw ng Sabado, alas 10 ng umaga sa radyo natin Santa Cruz 104.5 at Marinduque News Lucky 7 Channel 3. Doc Tito Rahano na. Ako po si Dr. Tito Rahano, tubong Santa Cruz at purong Marinduqueño ay nag-aanyayan na pakinggan at panoorin ang ating programang Doc Tito Rahano na tuwing araw ng Sabado, alas 10 ng umaga sa radyo natin Santa Cruz 104.5 at Marinduque News Lucky 7 Channel 3. Doc Tito Rahano na. Ako po si Dr. Tito Rahano, tubong Santa Cruz at purong Marinduqueño ay nag-aanyayan na pakinggan at panoorin ang ating programang Doc Tito Rahano na tuwing araw ng Sabado, alas 10 ng umaga sa radyo natin Santa Cruz 104.5 at Marinduque News Lucky 7 Channel 3. Doc
Tito Orihano na. Ako po si Dr. Tito Orihano, tubong Santa Cruz at purong Marinduqueño ay nag-aanyayan na pakinggan at panoorin ang ating programang Doc Tito Orihano na tuwing araw ng Sabado, alas 10 ng umaga sa radyo natin Santa Cruz 104.5 at Marinduqueño. Okay, ay alert level 3 from February 1 to February 15. Ngayon po ay isa pang gusto kong talakayin, may nag-message po kasi dito na kung pwede raw ay maraming gusto nilang pag-usapan ang tungkol sa arthritis. At ngayon daw po ay malamig ang panahon, ay marami po ang nagasabi na sila'y masakit ang mga kasukasuan, masakit ang bayawang. So, konting paliwanag lang po tungkol dito sa tinatawag nating osteoarthritis. So, balik po tayo sa osteoarthritis. Ito'y pangkaraniwang nakikita natin na isang uri ng arthritis na may kasamang sakit, paninigas at hindi maigalaw na mga kasukasuan o joints. So, yung ating mga kasukasuan dyan, tuhod, yung ating likod, ay yan ay mga kasama sa pagmasakit ay tinatawag nating arthritis. Ito ay dahil sa pagkakapinsala at pagkasira ng ating tinatawag na cartilage. Ang cartilage yung connective tissues that covers and serve as cushions in between joints, resulting in inflammation. So, ito po pala ay yung parang pag-ita ng ating mga joints, halimbawa nagdikit ang dalawang joints natin sa tuhod, meron dun parang cushions na kutsyon na para hindi baga nagagasgas yung dalawa. Ay pagka ito raw pala ay ito ay nagkaroon ng pamamaga o pagkasira ay yun, maubra yung ating arthritis. Ang mga apektadong joints natin pagka tinatawag nating arthritis ay itong sa mga daliri, sa hinlalaki, yung mga ganitong hinlalaki, sa leeg, dito po sa leeg natin sa likod, dito sa malalaking daliri sa paa, sa balakang, sa ibabang likod at sa mga tuhod. Yan po yung karaniwang joints o kasukasuan na nararamdaman nating nasakit pagka meron tayong arthritis. At ito ay hindi lamang sa matatanda kasi kundi nakikita na rin sa mga 30 years and above. Kasi nung araw, pag inasabing may edad na, ay ina-ryuma. Pag sinabing, ay para ako'y may ryuma na, ay iba na talaga, doktor, ang natanda o daming nasakit. Ay hindi po ha. Maski 30 years old, ay nagkakaroon din ng ryuma o arthritis. Lalo yung mahihilig kumain noong mga karning baboy, karning baka, mga patis, yung matataas sa uric acid. Kaya kahit ikaw ay bata pa, nagkakaroon ka na ng tinatawag nating gouty arthritis. Kaya yan po ang sa arthritis, hindi lang sa matatanda, kundi kahit bata pa. Ano ba ang iba't ibang uri ng arthritis? Meron tayong post-traumatic arthritis. Anong ibig sabihin ng post-traumatic arthritis? Kung ang isang tao ay na-injured ang kanyang mga joint, katulad ng tuhod o balakang o shoulder joint, sa paglaro, halimbawa ng basketball o sa tennis, yan ay bata pa pero nagkakaroon siya ng post-traumatic arthritis na apektuhan yung mga joint niya sa paglalaro. Meron tayong familiar dito na tinatawag nating gouty arthritis. Yan yung accumulation and deposition ng uric acid crystals sa mga joint. Ang sobrang sakit pag ginalaw at hinawakan at karaniwan sa gabi umaatake ng sakit. Namumula at nanginginang yung joint na apektado at mabilis ang tibok ng puso dahil sa sobrang sakit. Kaya kung kayo ay may kakilalang may gouty arthritis, tingnan ninyo at ganyan ang symptoms na nararamdaman nila at ito ay dahil nga po sa uric acid. So isa ito sa klase ng arthritis, yung tinatawag nating gouty arthritis. Meron din tayong tinatawag na rheumatoid arthritis. Ano naman itong rheumatoid arthritis? Pagka ang sakit nito ay halimbawa sa tuhod, right and left, masakit. Dito sa right and left ng shoulder, masakit. So,
pareho o symmetrical, parehong tuhod o parehong shoulder joint ang masakit, ito ay karaniwang associated sa ibang sakit na tinatawag nating autoimmune disease na ang joint lining ng ang apektado o synovium. So yan naman po yung rheumatoid arthritis. At ang pangkaraniwan po natin ay ito nga pong osteoarthritis na tinatawag. Yung kapag ginalaw mo o hinawakan mo yung kasukasuan ay para bagang masakit na may natunog na nalagatok na may nalagatok o crepitus doon sa na maririnig kita doon sa joint pag ginalaw natin na masakit. Yan yung osteoarthritis. Kaya siguro alam na ninyo yung apat na klase ng arthritis na kaya sasabihin natin pagka ikaw ay may arthritis, hindi lang sa matatanda na inarayuma, kundi kahit bata ay may arthritis. Ano ang pwede nating gawin pagka tayo may arthritis? Kailangan pala mag-exercise ng regular. Paring ating mga joint ay nagalaw-galaw, hindi yung naka-stagnant lamang tayo o parating hindi gumagalaw, yung ating mga buto-buto dyan ay hindi na e-exercise. At saka, pagka naman may masakit halimbawa yung tuhod natin, pwede pa rin nating exercise dyan, pero moderate o alalay lamang ang pag-exercise. Pero importante ay a-exercise pa rin natin. Kasi yung iba, pag inasabi kong aulkot malaang yung tuhod, pagka paminsan-minsan, ay doktor, makamasakit po yung aking tuhod pag inaulkot. Ay pero, atupiliting maulkot para hindi naman maging static na masakit talaga na hindi mo na maigagalaw. Naglalagay din tayo ng hot packs or cold compress. Bakit ang hot pack pala, yung warm compress, yung hot packs, ay nakaka-relieve ng stiffness o yung paninigas ng ating mga joint. At pag naman malamig, ay para bagang namamanhid yung sakit kaya kahit di ba pagka tayo ay nabubukulan o yung may masakit tayo, inatapalan natin ng yelo para hindi natin maramdaman gaano yung sakit. So yung pala ang yun ang pinakang purpose bakit tayo naglagay ng cold compress. At importante kung tayo ay merong arthritis, i-maintain natin yung ating normal weight. Tingnan natin, baka tayo ay nabigat ng maigi. Kasi pag daw sobra nating obese o medyo mataba na tayo, eh medyo nahihirapan yung ating mga joints na buhatin yung ating katawan. So ang nangyayari, parang nakadikit yan at mabigat nga yung katawan natin, so mahirap kumilos, konting kilos, na masakit. Kaya kung tayo ay excess ang weight, medyo magjeta-jeta na po muna tayo at nang hindi tayo nagiging grabe yung ating arthritis. At syempre, maintain natin yung ating active lifestyle. At parating magkonsulta sa doktor kung meron tayong bone and joint pains. Huwag magsariling gamot, huwag gagamot-gamot nang may sakit tayo sa mga kasukasuan. May mga gamot dito na tinatawag na analgesic, yung mga non-opioids and antipyretic katulad po ng paracetamol. Meron din pong inatawag na analgesic o opioid relieving pain in the arthritis, example po niya yung mga tramadol. At meron din pong non-steroidal anti-inflammatory drugs, nandiyan yung ating aceclofenac, nandiyan yung ating diclofenac, meron tayong ibuprofen, naproxen, mefenamic acid. Pinag-uusapan na rin lamang natin ang mga gamot. Balik tayo sa gamot na yan. Alam po ba ninyo na may mga tao na kumisan ay nabili sa mga butika? Minsan marami ako naririnig ang bumibili ng pabilha daw po ng Biogesic at Alaksan. Yung Alaksan po ay inumin ko sa sakit ng katawan ko. Yung Biogesic ay parang ako inalagnat-lagnat. O di kaya mainom ng pabilha raw ng Biogesic at Bioplu at ako'y parang inatrangkaso yung Biogesic na may sasakit sa ulo ko. O Medical at Alaksan o Biogesic at Tuceran ay sabay nilang inainom. Tandaan po ninyo, huwag ninyo pong apagsabayin. Kung kayo inainom halimbawa ng mga Biogesic, Biogesic lamang. Kung Alaksan, Alaksan. Kasi tandaan po natin, pag uminom ka ng mga halimbawa ng Alaksan at Biogesic, pareho po siyang may paracetamol.
ay baka tayo ay magkaroon ng paracetamol overdosage ay maapektuhan yung ating liver. Kaya yan po ay tandaan ninyo, huwag tayo mag-self-medication basta't pagsabayin ang gamot nang hindi natin tinatanong sa ating mga pharmacist, sa ating mga butika, kung pwedeng pagsabayin yung dalawang over-the-counter po kasi yan ay, yan po yung mga over-the-counter medicines, ibig sabihin, hindi kailangan ang prescription ng doktor. Kaya pwedeng bili ng bili kahit hindi. Pero na alam ko, nagkaroon ng parang out of stock ang Viagesic nitong nagdaang buwan hanggang ngayon ata, gawa ng medyo nag-panic buying niya ang mga tao dahil nga po dun sa Omicron. Kaya walang masyadong nabibilhan ngayon ng Viagesic. Tempra, nagkaubusan na rin. So, yun po ang gusto kong ipaalaala na pag umiinom po kayo ng halimbawa ng isang gamot, ay huwag basta mainom at kailangan ay magpakonsulta o itanong kung talagang over-the-counter yung mga gamot na yan, itanong sa ating mga pharmacist, sa ating mga drugstore. So, yan po ang ating talakayan ngayon tungkol sa araw na ito, tungkol sa pneumonia, tungkol po sa osteoarthritis, at sana po ay medyo nagkaroon kayo ng kaunting kaalaman tungkol dito sa dalawang sakit na ito. Kaya ako po diniscuss itong dalawang ito kasi sobrang lamig po ng panahon ngayon. Nakikita po ninyo sa madaling araw, bigla kayo magkumot at biglang malamig ang panahon. So, yan ay karaniwang naririnig natin ngayon na bakit ako'y naubo, nalagnat, mayroong katisalalamunan, o di kay pag hindi naman yun, ako doktor ay nasakit ang kasukasuan, bakit kaya aring aking tuhod ay parehong nasakit na ngayon, ay samantalang dati hindi. So, kaya yan po ang tinalakay ko ngayong araw na ito. So sana po ay nagkaroon kayo ng kaunting kaalaman. Ngayon po, dadako na po tayo sa batian portion. Binabati ko po si Kagawad Noel Handa ng Amingon Buwak at sa pakikinig ni Mr. and Mrs. Joe Decena dyan po sa Barangay Pag-asa. Salamat po, Sir Joe Decena ng Barangay Pag-asa. Doc Tito Rehano na, number one ka po sa puso namin. Pakibati po si Nanay Clarita Kendosa ng Lipa. Ang pagbati po ay galing sa staff ng Anshle Jones Food House. Doc, napakasaya ko po pag naririnig ko ang jingle mo at napapasayaw talaga kami, Doc. Pakibati po si Nanay Clarita ng Kendosa ng Happy Birthday ng Lipa. So, happy birthday po kay Nanay Clarita Kendosa, kasama po si Gaya Magalang Montivergen ng Buwak, si Doc Larry Pine kahapon, at si Bukal Mercedes Riego Rehano ng District 2. Happy, happy birthday po sa inyong lahat. Happy, happy birthday! Binabati ko rin po sina Engineer Lopere Florido. Hindi po niya birthday. Engineer Jun Ray. Si Engineer Jun Ray ng Rises Pharmacy. Kay Sir Jerry Ong and Marisa Ke Ong and Ke Sepe. Kumusta po kayo? Sa Hong Kong style fried noodles ng Adams. Resto sa tapat ng Blue Building sa Buwak. Kay Roy R. Makapugay na parating namimigay ng libreng face mask sa mga frontliners. Sa Pork Nook, sa tapat ng Capitolio Restaurant ng Pork Nook, parang pag napapabdaan tayo dyan, parang ang sarap-sarap ng amoy dyan sa ng luto nila sa Pork Nook. At dyan po, bukas na rin ang Kamayan sa Hardin dito sa Banahaw. At kung gusto rin po niya yung original na Kamayan sa Hardin, dyan po sa White Beach sa Puktoy, pag-aari po ni ng inaanak kong si Sir Julius De La Rosa. Kumusta po sa inyong lahat dyan?
So, ngayon po ay tayo ay walang update pa tungkol sa COVID, pero alam po natin na meron pa rin tayong mga kaso ng COVID dito sa Marinduque. Kaya sana po yung ating health protocols ay tuloy-tuloy nating ipagpatuloy na i-practice natin, lalo't higit ang pagsusuot ng face mask. Napaka-importante niyan. At social distancing pa rin, at yung pong ating tinatawag na pagpabakuna. Although, ang pagpabakuna ay napakahalaga para at least tayo ay iba na ang sinasabi nating iba na ang protektado. Ang galing po ng paliwanag mo na may natutunan ako sa mga tinatalakay mo. Maraming salamat po. Palagian po akong tagapakinig sa programa mo. Salamat ng marami kay Miriam Recanya. Yan po ay nasa barangay na po. Kumusta po kayo dyan sa barangay na po? Sana po kayo nakikinig dito sa ating programa na Doc Tito Rehano na. Kumusta po kay Ma'am Leonila Ricaldere Camara? Thanks for watching po sa inyo. Kay Tres Uno, kay paring Romulo Regino, kay Ruth De Luna dyan po sa Landi, at kay Tita Amper, gandang umaga din Tita Amper Regio. Kay Elmer Peregrin, thanks for watching, nasa ano siya, sa Metro Manila. At kay Ma'am Menchi Rivlesa, watching from Kasili. Thank you po dyan sa Barangay Kasili, kay Menchi Rivlesa at kay Kapitan Jaime Rivlesa. Kumusta po kayong lahat dyan? So, ingat-ingat po parati tayo pa rin kahit tayo ay walang update tungkol sa COVID. Pero alam ko, may mga kaso pa rin po tayo at mayroon pong reported cases tayo dito sa buong Marinduque. Kaya po, kahit ganyan tayo at although nagpapasalamat tayo sa Diyos at wala tayong nababalitang namamatay katulad nung araw na may Delta variants tayo na nakakatakot talaga kasi sunod-sunod ang namamatay na halos araw-araw. Pero ngayon, siguro nga po, ito yung tinatawag nating Omicron. At sabi, mild, pero kahit mild, hindi dapat ipagwalang bahala at dapat ay mag-ingat pa rin. At saka, importante, marami na po ang bakunado dito sa atin. Kasi pagbakunado ka, tandaan po natin na pag ikaw ay vaccinated, kahit ikay mahawa ng COVID, less ang symptoms na mararamdaman mo. Hindi ka matatakot na baka ikay ipasok sa intensive care unit kasi lalo na ko ikay nakapagpa-booster. Sabi nga po nung ako'y nagpunta sa Tambangan, sabi ni Kapitan Bernard doon sa Tambangan, Dok, pangarali po yung mga tao na ayaw pa rin magpabakuna. Di sinabi ko yung mga ano ang advantage at disadvantage kung hindi ka magpapabakuna. So, yun po nga sinabi natin na magpabakuna, pero although karapatan po ninyo kung ayaw po ninyo magpabakuna. Kaya lamang, i-consider din po natin ang ating mga kapamilya at mga nakakahalubilo. Pero, kung hindi man po tayo makapagpabakuna, basta gamitin natin parati at ang ating sarili na tayo ay maging mabuting mamamayan, parating naka-face mask. Importante po talaga yung face mask. Yan po'y talagang proven na kahit kailan, noon pang walang COVID, inakwento ko pa ulit-ulit, na nung wala pang COVID, ako ay dati, nung nagakonsulta, ay wala akong face mask. Pero pag may pasyente akong may trangkaso, aba ay kinabakaluhan, ako'y naubot na lagnat na rin. Tapos sasabihin, nawawala na naman. Tapos mamaya, pagkara isang linggo, mag-check up na naman ako, may pasyente na naman ako, may trangkaso, balik na naman itong si trangkaso. Kaya sabi ko, maigi pa ay magsuot ng face mask. Simula noon, kahit wala pang COVID, nag-check up ako, naka-face mask. At simula noon, hinding-hindi na ako nahahawa ng trangkaso. Yan po ay nung panahong wala pang COVID. Kaya sabi nga, bakit doktor ikay naka-face mask pa nung wala pang COVID? Eh, sabi ko ay maganda na rin pong protection. Pero ngayon,
Lalo tayong may pandemya, may COVID, huwag tayong mag-alis ng ating face mask. Lalo't higit tayo may kausap o tayo lumalabas ng ating bahay. Yan po yung inyong pakatandaan na huwag magatanggal ng face mask. Although kahit sa kung tayo naman nasa open air, halimbawa malakas ang hangin, naka-face mask tayo, kahit hindi natin ma-practice masyado yung social distancing, at least open air. Pero pagka po nasa enclosed na place, katulad halimbawa ng school, ay kailangan talaga may social distancing. O di kaya, buksan natin yung ating mga bintana, pintuan, para lampas-lampasan ang hangin. So yun po ang mga importanteng dapat natin malaman. At yung ating paghugas ng kamay, baka natin nakakalimutang maghugas ng kamay, o kung wala tayong makitang hugasan, ay may baon man lamang tayong hand sanitizer o ethyl alcohol na 70% na katulad ko, ako yung lumalabas din ngayon. So wala namang papaghugasan, parating may baon na 70% na ethyl alcohol para hand sanitizer para kung sakali man hindi tayo mahawa ng COVID. So yun lamang po ang aking mag-aalas 11 na, kaya time's up na pala. Ay kumusta po kay Ma'am Nida Regencia watching from Bangkuangan. Kumusta po kayo diyan sa Bangkuangan? Ma'am Imelda Rogelio, kumusta po? Salamat po sa taga Bangkuangan, taga Kaganhaw, taga Makulapnit. Wala po bagang signal sa Makulapnit. Meron pong akong tinatawagan o parang gustong kausapin sa Makulapnit ay para pong hindi sumasagot sa text message ko at sa call. Para pong wala po yatang signal o globe or smart dyan sa Makulapnit. Kumusta po kayo dyan sa Makulapnit? Sa Kilokilo po, sa San Antonio, sa Labo. Kumusta po sa Labo? So, yun lamang po ang aking masasabi at salamat po ng marami sa inyong lahat sa aking 45 minutes na programa. Sana po'y may natutunan kayo at kung may gusto nga po kayong gustong liwanagin na ibang sakit pa, pwede po niyong i-text sa akin at sa susunod na Biyernes ay tatalakayin natin. Buti na lang at Biyernes na po tayo. Dati pag Sabado, brownout ng brownout. Nung last Saturday, brownout nung Sabado. Ngayon, ay hindi na tayo. Pag naman naglipat pa ang brownout ng Biyernes, aba, iba na yan. Hanggang sa Biyernes pumuli sa bago nating oras at araw, let's all pray for COVID-free Marinduque. Wala pong iwanan. Ako po ay nandito parati. Madali niyong lapitan. Dito lang ako sa Santa Cruz. Ako'y laking Santa Cruz. Tubong Santa Cruz. Mamamatay sa Santa Cruz. At purong Marinduqueño na dapat ninyong tingnan na sana ay bigyan isaalang-alang din ninyo na mas madaling lapitan. Ako po, si Dr. Tito Orejano na. God bless everyone po sa inyong lahat. Dito, dito sa puso ko. Dito, dito sa puso ko. Ikaw, magbibigay ng kulay sa Marinduqueño'ng walang umaalalay. Kami sa'yo'y suportado man din, kahit isa ating puso't damdamin. Tayo, tayong magsimula nito. Tunay umamupayong serbisyo. O Giliw Kaysaya, tanggal aming kaba kapag kapiling ka. Dito, dito sa puso ko, pag-ibig niya'y para sa Marinduqueño. Huwag sanang mag-alala sinta, damdamin niya'y hindi na magbabago. Dok, dito, dito sa puso ko, servisyo na'y dapat na totoo. Huwag sanang
mag-alala, Sinta. Dok Tito ay para sa Marindukenyo. Dok Tito, dito sa puso ko. Simula nito, tunay umapupayong serbisyo. O Giliw Kaysaya, tanggal aming kaba kapag kapiling ka. Dok dito, dito sa puso ko, pag-ibig niya'y para sa Marindukenyo. Huwag sanang mag-alala, Sinta. Damdamin niya'y hindi na magbabago. Dok Tito, dito sa puso ko, servisyo na'y tapat at totoo. Huwag sanang mag-alala, Sinta. Dok Tito ay para sa Marindukenyo. Lucky 7, Channel 3. Dok Tito Rehano na. Ako po si Dr. Tito Rehano, Tubong Santa Cruz.